di ba? Ang dali niya. So, balance point na yan eh, no? Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Apat na litro lang kinarga natin ngayon para madaling magwili. Tumatagas din yun sa takip ng tangke pag full tank kayo tapos magwiwili kayo. Tapos additional pa yun na bigat sa tangke. Mas mahirap mag-pop up ng harapan dahil puno ng gasolina. Kung magpa-practice ka lang, kalahati okay na. Lalo na sa mga stock na kagaya nito. Stock lang ito. Stock block lang. Yan. Yan. Huwag kayong magpa-practice ng wheelie, lalo na kung hindi mo pakabisado, huwag yung malambot na gulong. Mahirap pong mag-balance pag malambot yung gulong dahil humihila yan ang kaliwat kanan pag malambot. Siguro 25, pwede na, yan. Maganda mag-practice sa ganyang tigas. Huwag yung mga 12, 15, huwag yun. Mahirap. Meron pa pala guys. Sa mga 2-stroke, DTKMX, dugtong nyo yung hose dyan. Kasi pwede pumatak yung langis dun sa brake shoe. May possibility pa rin pumatak dun sa brake shoe and mawalan ka ng preno during wheelie. Buti na lang napansin ko hindi nakasalpak. Kaya sasalpak nyo lang na ganyan yung hose para yung mga excess na tuti babagsak lang yan sa hose pabagsak. Ito, ayan. And then yung chain medyo maluwag, pwede na siguro yan. Malayo-layo ang biyahe natin ngayon. Malaking effort ang gagawin natin para lang maituro sa inyo to, mga kalisto. Pangarap ko makapag-wheelie kayong lahat. Hindi kasama sa tutorial natin yun, ha. Let's continue. Doon kayo mag-practice na medyo paangat yung kalsada. Lalo na kung stuck yung motor nyo, mahirapan yan pagka diretso yung kalsada. Ito medyo paahon. Ito magandang mag-pop ng wheelie pag ganito. Kaya na ito. O, oh, diba? Ang dali niya. So, balance point na yan dyan eh. Oh. What the fuck? Hindi ako nakapag-preno dun. Putang dala. Ang hina ng preno. Holy cow. Hay! Nako. Buti na lang fully armored tayo. Nakanipad, naka-boots. And then yan, oh. Buti na lang, oh. Hanggang dito yung nipad natin, hanggang taas. Baka bakal to bakal na yung brake shoe nito, ah. Basta sagad na, almost sagad na yung adjust ko ng brake shoe eh. Yan siya. Oh my god. Woo! Ito lang yung sumayad. Ayan o. Oh. Sumayad ng todo. Nagasgasan ng todo to. Sana takot na. Tapos ulit na takot na. Nagpa-practice ako first gear, pero yung first gear sobrang bagal. Masyadong mabagal, napakahirap kontrolin ng wheelie pag mabagal. Unless ikaw si Graham Jarvis. Teka. Try natin ihiwalay itong camera dito sa helmet ko. Ganun. Bakit? Lahat ng DT mahina ang brake shoe sa harap. No choice ako, sa bigat kong to kailangan mong i-bounce yung harapan.
Ang ginagawa ko, binabounce ko na lang sabay. Bakit sabay? Pati likod. Dahil yung likod iikot lang. Double purpose yun. Yung pag-bounce sa harap at yung likod. Yung likod naman, kapit na kapit yung gulong pag binounce mo. Pag mabigat sa likod, during that compression, mabigat, kapit na kapit yung gulong sa kalsada. Iikot lang yan pag hindi mo igaganon. So, kailangan mong i-diin. Ewan ko, dito lang sa DT yun ha. Dito lang sa DT. Okay, try natin ulit. Tignan nyo, ha? Tayo, dead complete. Tayo. Tayo, dead complete. Ganyan kayo ka-special mga kalisto, kahit umuulan, mag-tutorial tayo. Mas mabilis kang matuto kung nakasapatos ka lang, rubber shoes, kasi ramdam na ramdam mo yung preno, yung rear brake mo. Pag nakashoes ka lang, or chinelas, or nakapaa. Delikado nga lang kung nagkamali ka. Way difficult pag nakapang trail ka. Hindi mo na nga makapa yung preno, ang tigas pa netong joint. Ito, may joint pa to ah, sa lagay na ito. Pero yung ibang boots, walang joint na ganito. Mas mahirap pa. Pero kahit malambot yan, hindi mo pa rin makakapa yung rear brake mo kung gaano kalakas na yung pagdiin mo. So, it takes a lot of practice. Tapos naka-gears ka pa, may bag ka pa na napakabigat. That's why mas mahirap pag naka-full gear ka na. Pero, mas safe nga lang. Mga kalisto, mas mahirap mag-wheelie dito sa off-road kasi uneven yung surface. Mas mahirap mag-balance pag off-road. Mas mahirap mag-balance pag ganito kasi medyo may ganun-ganun siya. Unlike dun sa semento, pantay talaga. And then yung traction, pare-parehas pag sa semento. Pag dito sa off-road, mas mahirap. Dahil maraming mga bato, maliliit. Biglang magiging sand, biglang magiging matigas, biglang magiging madulas. Yun po. Yan ang tip ng Listo Moto. Ano pa ba ang kailangan kong ma-share? Ultimate tutorial na to mga kalisto. Lahat na ng sekreto ay sinasabi ko ha. For free. Libreng-libre lamang po. Walang bayad. Okay. Pero pwedeng mag-Gcash. 0917. Yan, mas mahirap pag ganito. Mahirap. Lubak-lubak. Mukhang patag sa video pero lubak-lubak to. Tingnan niyo yung boses ko. Diba? So, ito. Pero, mas confident kayo dito. Kahit matumba kayo sa lupa, okay lang. Ito si Master Bernard, shout out. Alam mo na ha, nag-tutorial ako kanina eh, alam mo na. Sinasama. Huwag kayong magpa-practice ng wheelie na nakababa yung dalawang paa. Taliwas sa mga nagtuturo sa YouTube. Yan. Pag nakalapag yung dalawang paa mo sa lupa, eh, tinuturuan mo lang yung sarili mo na tumalon sa likod. Tinuturuan mo lang yung instinct mo na tumalon sa likod. Hindi mo yan makokontrol ng paa mo. Mas maganda pa yung nakalapag yung isang paa, then yung foot brake nakatabak dun sa preno. Maipoprogram mo yung instinct mo na magpepreno ka sa rear brake pag masyadong mataas yung wheelie mo. Ngayon, at oh my god. Gas? Ito po yung magandang brake shoe pang XTC. Ayan po oh, Yamaha XTC. Yan ang huling tip. Yan ang number one tip. Dapat okay yung brake shoe nyo. Yan. Sa DT125 nakalayo nung kapal ng liner.
Makoto pala yung brand, yan o, Makoto, may MK dito nakasulat. Grabe, untik tayong napahamak talaga dito. Lang, ayan o, konting pisil lang, preno na agad siya. Dulo na pala ng tread yun, eh, yung tread niya, nandito kanina yung adjuster. Ayan, andito na siya ngayon dahil sa ating OEM Yamaha brake shoe, XTC brake shoe. Success! Confident ulit tayo mag-wheelie mga kalisto. So kung gusto nyo na ganitong klaseng content, comment below, subscribe and click the bell notification po. Like naman dyan, appreciate po namin, like. Thank you.